magsalita ng ganyan. Oh, siguro nga dahil sa akin, kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko! Handog ng DZRH ang duda. And soon, Tempo. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang... Mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Mark! Mark, anak! Bakit nangyari sa iyo to? Oh, Diyos ko! Bakit niyo inahayaan to mangyari sa mga anak ko? Masakit po yung biglaang pagkawala ni Kuya Mark. Pero kailangan po nating magpakatatag. Dame, nagdurugong ilong mo. Oh, Diyos ko! Anak! Sandali! May imbim po! Eto! Eto yung imbim po! Punasan mo yan! Ayan! Anong pakiramdam mo? Ha? Nahihilo ka ba, anak? May kumikirot ba sa katawan mo? Ma, ayos lang po ako. Nagdugo lang po ang ilong ko kasi medyo mainit po dito sa sementeryo. Oh, sige na. Halika na, halika na. Amuyin na tayo. Total, kanina pa nailibing ang kuya nyo. Ako na magtutulak ng wheelchair mo, Jim. Salamat, Kuya Ted. Tayo na po, Ma. Sa totoo lang, mga bata pa lang kayo, nangangamba na ako para sa kaligtasan nyo. Alam ko na may kakaiba kayong sakit. Nang mapansin ko na kapag nagkakasugat, matagal ang pagdurugo. Parang hindi gumagaling. Bukod sa madalas ko kayo makitaan ng mga pasa at pamamaga sa buong katawan nyo. Kaya ginawa ko lahat ng klase ng pag-iingat para hindi kayo maaksidente at masugatan. Pero nahandog pa rin yung kaba sa dibdib ko. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Mag-iingat po kami palagi ni Kuya Ted. Pasensya na sana kayo kung nagiging mahigpit ako. Ayoko lang na mawala kayo sa akin. Kapag may nawala pa sa inyo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sandali, ha? Oh, ayan. Napalitan na kita ng damit. Oh, ano, anak?
Masa na pakiramdam mo? Patuloy pa rin po sa pamamagayong mga siko at tuhod ko. Parang mas dumami pa po yung mga pasasakatawan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mawawala din yung mga pasa at pamamaga sa katawan mo. Basta nandito ako para alagaan ka, anak. Salamat po, Ma. Kahit na malalaki na po kami, inaalagaan niyo pa rin po kami. Basta nga palagi niyong tatandaan ang Kuya Ted mo. Hanggat nabubuhay ako, aalagaan ko kayo. Ma, nandito po si Papa. Ditas, pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa libing ni Mark. Buti naman napadalaw ka, Manoy. Kumusta na kayo, mga anak? Ayos lang po ako, Pa. Si Jim naman po ay ano. Kahit ganito po ang kalagayan ko, kaya ko pa po. Huwag po kayong mag-alala ni Mama sa akin. Ditas, kung papayag ka, palagi ko nang dadalawin ang mga anak natin. Gusto kong tumulong sa pag-aasikaso mo sa kanila. Okay lang naman sa akin yon, Manoy. Pero ang tanong, okay ba yun sa pamilya mo? Oo. Nasabi ko na kay Ophelia at pumayag siya. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo, Ted, Jim. Pero sana, hayaan niyo akong makabawi sa inyo, mga anak. Ditas, magkape ka muna. Salamat, Manoy. Nasabi mo na ba sa mga anak mo ang tungkol sa sakit nila? Oo. Nasabi ko na yun sa kanila. Pero hindi lahat ng detalye. Tulad na lang ng sa akin nila nakuha yung sakit na nagpapahirap sa kanila. Manoy, ayoko kasi na sisihin nila ako. Hindi ka naman siguro nila sisisihin. Wala namang may gustong magkasakit ng ganon. Namana ko yung sakit na yun sa tatay ko. Yun nga lang, mga lalaki lang ang naaapektuhan ng hemophilia. Walang kaso sa mga babae, pero naipapasa nila ang sakit na yun sa mga anak nila. Kapag nalaman nila na ako ang dahilan ng paghihirap nila, baka maging abot hanggang langit ang pagsisisi nila na ako pa ang kanilang naging ina. Huwag mong isipin yan. Hindi ka kailanman nagkulang sa mga anak mo. Inalagaan at minahal mo sila. Naging mabuti kang ina sa kanila. Kaya walang rason para sisihin kanila sa kung ano man ang nangyayari sa kalusugan nila. Oh, Ted, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po sa labas, sa mga tropa. Labas ka ng labas? Eh, paano kung maaksidente ka sa labas? Malaki magiging problema natin. Mag-iingat naman po ako. Hindi, ayoko, hindi ka lalabas. Alam ko po kung paano ingatan ang sarili ko. Kaya pakiusap, itigil nyo ng pagtatok sa akin ng bata kasi 22 sa anyos na ako eh. Ano ko naman, anak, concerned lang ako sa iyo. Ayoko lang na may mangyaring masama sa iyo. Papayagan ko naman sana kayong lumabas kung wala kayong sakit ni Jim. Dahil ba may sakit kami kaya ikukulong niyo na lang kami dito sa bahay? Manaman, for once, huwag niyo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hayaan niyo po akong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko namang maranasan mamuhay ng normal. Huwag niyo naman sanang ipagkait sa akin yun.
naman, anak. Huwag mo naman sana masamain yung pag-aalala ko sa inyo. Kung mamamatay ako dahil sa paglabas ko, yun na yun. Wala tayong magagawa dun. Besides, mamamatay din naman kami ni Jim. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo lang alam kung gano'n ako masasaktan. Kapag nawala pa ang isa sa inyo. Ma, please, tama na po. Alis pa rin ako ng bahay. Desisyon ko po yun. Bahala ng Diyos sa akin. Ma, bakit po kayo umiiyak? Gising ka na pala. O anak, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa katawan mo? Ayos lang po ako. Nalulungkot lang po ako kasi umiiyak na naman po kayo. Please, Ma, lakasan po ninyo ang loob niyo. Hindi ko kasi maiwasang umiyak. Lalo na kapag nakikita kita sa ganyang kalagayan mo. Pero kapag nakikita ko po kayong umiiyak, nawawalan po ako ng lakas ng loob. Ma'am, ayoko po nasasaktan kayo. Dahil sa akin, kaya kayo nagkasakit ng ganyan. Ano pong ibig mong sabihin? Yung sakit nyo, hemophilia ang tawag dyan. Namanan nyo yun sa akin. Magagamot pa po bang sakit namin? Patawarin mo po, anak. Pero walang gamot sa sakit na naipasa ko sa inyo. Ano po? Kung ganun, kayo pala may kasalanan. Kaya nagkasakit kami ng ganito. Ted! Anak! Kuya Ted, huwag mong sisihin si Mama. Wala siyang kasalanan. Kundi dahil sa sakit na yan, hindi sana hindi tayo nagdurusa ng ganito. Kung bakit ba kasi kayo pang naging nanay namin. Ted! Sana hindi na lang ikaw ang nanay namin para hindi kami nabubuhay ng miserable. Kuya Ted! Hindi ko kagustuhan na magkaroon ng sakit na hemophilia. Naman ako ito sa tatay ko, sa lolo nyo. Pero hindi nito naapektuhan ang mga babae. Ang mga lalaki lamang ang pinahirapan ng sakit na ito. Ang malas naman namin kung ganun. Huwag kang magsalita ng ganyan! Oh, siguro nga dahil sa akin, kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo! Minahal ko kayo nang higit pa sa buhay ko! Ted! Hindi mo lang alam kung gano'ng kasakit sa akin na makakita kayo sa ganyang kalagayan! Ma, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Ma, ayoko matulad kay Kuya Mark. Ayoko pang mamatay. At gusto kong mambuhay ng normal. Hindi kayo mamamatay! Kung makikinig kayo sa akin, kailangan niyo makiisa sa akin, mga anak. Kailanman, hinding-hindi ko kayo ipapahamak! Ted? Anak? O bakit hindi ka pa bumabangon? O bakit ka umiiyak? At saka bakit puro dugo yung damit mo? Ma, tingnan niyo po ang mga tudat sa akong namamaga. Yes, ko. Sinubukan kong bumangon at tumayo, pero napakasakit po. Nagdurugo din po ang ilong ko kanina. Huwag ka na matakot, anak.
pagdating ng papa mo, dadaling ka namin sa ospital. Merong severe hemophilia B ang parehong anak ninyo, ma'am. But don't worry. May mga therapy tayo na pwedeng mabawasan ang epekto ng sakit sa katawan ng mga anak ninyo. Dok, kahit ano pong therapy yun, gawin nyo na po para sa mga anak namin. Eh, pero magkano po bang aabutin sa therapy? Ditas, kahit magkano pa yan, handa akong magbigay para bumuti lang ang lagay ng mga anak natin. Huwag mo nang isipin ang pera. Ako nang gagawa ng paraan. Dok, kumusta na po ba mga anak ko? Pareho na po sila nagpapahinga. Pwede niyo na po silang puntahan ngayon. Salamat, Dok. Ted, anak, ito na yung pagkain mo. Kumain ka na. Ma, sorry po. Patawarin niyo po ako kung sinisi ko po kayo dati sa sakit namin yung magkakapatid. Pinagsisisihan ko po kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Anak, pinatatawad na kita. Hindi man tayo nagkakasundo paminsan-minsan. Pero alam kong isa kang mabuting anak. Naiintindihan kita kung gusto mo magkaroon ng normal na buhay. Narealize ko na may mali din ako. Sa sobrang takot ko na mawala kay ni Jim sa akin, kaya diniktahan ko ang mga buhay niyo. Hindi ko kayo hinayaang magdesisyon para sa inyong sarili. Pero magbabago na yun ngayon, Ted. Ma, salamat po sa lahat-lahat. Kundi dahil sa pagmamahal nyo, siguro, baka matagal na kami sumuko ni Jim. Ma, mahal na mahal po namin kayo. Buti naman, Ditas. Naisipan niyong umuwi ng mga anak mo dito sa probinsya. Nako, Mila. Nami-miss ko na kasing pumunta rito. Lalo na yung pagpunta rito sa Dalampasigan. Tignan mo yung mga anak mo, oh. Mukhang masaya silang pinagmamasdan yung paglubog ng araw. Pero nalulungkot lang ako ng konti. Dahil pareho na naka-wheelchair si Ted at Jim. Pero Mila, umaasa pa rin ako na isang araw, papakinggan ng Diyos sa mga dasal ko at gagaling ang mga anak ko. Oy, di gusto mo isamahan mo na yung mga anak mo. Babalik naman ako sa kubo para magluto ng hapunan. Sige. Salamat, ha? Pinatuloy mo kami sa bahay mo. Oy, wala yun. Sige na, Ditas. Ma! Oy, mga anak! Ma, samahan niyo po kami dito habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ismail naman kayo, Ma. Dapat masaya po tayo ngayon kasi magkakasama po tayo. Alam nyo, natutuwa ako na makita na pareho kayong masaya. Hindi po hadlang ang hemophilia para maging masaya kami ni Jim. At saka, alam naman natin na palaging nakagabay sa atin ang Diyos.
Hindi po niya tayo pababayaan. Ma, mahal na mahal po namin kayo. At nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang naging mama namin. Mga anak ko, sobra din ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil meron ako mga anak na mababait. Maswerte ako dahil ibinigay kayo ng Diyos sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Hindi hadlang ang sakit para maging masaya at mabuhay ng normal ang isang tao. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon at magpasalamat sa mga taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa Kanyang Panahon.